Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at Alden Richards. Kung super fan ka nga ni Maine Mendoza at ni Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa nag-iisang phenomenal star at Asia's multimedia star. Ang sentro nga ng ating mga updates ngayong araw ay pumapatungkol sa mga pangyayari sa Itbulaga kanina at idadamay na rin po natin ang Pinoy Henyo online. Time check muna tayo. Saktong 6 PM po, no? Sa aking orasan at alas 7 po ng gabi ang ating pasok. Kaya let's do this, no? Atin pong pag-uusapan ang pagkaka-speechless po ni Alden Richards sa ginawang pambibigla sa kanya ni Maine Mendoza kanina sa Pamilya Nunal. At syempre, isama na rin natin ang mga kilig moments nilang dalawa ngayong araw ng Biyernes. At least, paalala lang po ha, mayroon pong malakas pong bagyo na papasok sa ating bansa. No? Kaya po dapat, sabi nga ni Mang Tani, maging I am ready. Itataas po ang signal number 4 sa ilang bahagi ng ating bansa. At itinuturing po yung bagyong ito, no, na si Rolly, na pinakamalakas pong bagyong nabuo sa Pacific Ocean ngayong 2020. Kaya po, please, 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 doble, triple, no, ang ating pag-iingat. Lalo na po sa mga nagda-drive na katulad ko papasok at pauwi. Okay? At bago nga po tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers natin at todo-todo ang solid pa rin pong pagsuporta kay Maine at kay Alden. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin, hindi ka pa nakasubscribe, please po, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang updated at nakakanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Maine at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kahapon. Unahin po natin ang naging komento ni Ms. Rosancis Carr. Sabi niya, sabi mo pa Pinas, nako Pinas, bahala sila sa buhay nila magka-COVID-20 sana. Magka-COVID-20 sila, hindi lang COVID-19, COVID-20 pa. Ha ha ha. Sila hanggang edit ang picture na hindi gumagalaw. Eh yung sa atin, live na live, di ba? Yaan natin sila mamatay. Sila sa inggit sa kaswitan ng mga bebe natin. Tama po kayo dyan, Ms. Rosancis Carr, no? Yung sa atin po talagang live na live at hindi po talaga natin pupwedeng i-edit pa. Kasi live yun eh. Yun yung katotohanan na nangyayari, di ba? Dahil tayo, wala namang ibang concern kundi si Maine lang. Kaya kung itutuloy nila yung paggala-gala nilang ganyan, bahala sila magkaroon ng, sabi nyo, COVID-20. No? Bahala sila sa buhay nila. Basta, wag na lang isasama si Maine Mendoza dahil mahirap na kung magkaroon ng sakit si Maine. Diba? Walang kadala-dala. Pamilya niya nga, nagkaroon na ng COVID-19. Gusto pang idamay ang Mendoza family. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman kay Zaldi Cono. Sabi niya, wow, big word yung sinabi mo, Mr. Spotted. Kung ikaw talaga ang nagsabi niyan, FYI lang, si Maine yung ginamit mo at hindi kayo naggagamitan. Pasalamat ka nga, naging friend ka pa ni Maine. Anyways, dead man na lang sa inyo, mga graduate ng storytelling. Grabe naman yung hampas ni Maine kay Alden, sobrang sweet. Yung pabebe lang, yung hampas. Sana magtuloy-tuloy pa yung mga ganyang sweet moments nyo, Maine and Alden. Stay safe and God bless all of you. Kahit ako, no, personally, Zaldi Cunos, natawa talaga ako. Natawa talaga ako kung kaya ano talaga yan, kay Mr. Spotted talaga yan na nanggaling, no, kung siya talaga yan, kasi di ba nga hindi na natin matukoy kung kanino nagmula yan. Nako, grabe, no, napakatindi ng pagkakasabi niya na naggagamitan sila ni Menggay. My goodness, Mr. Spotted, alam ng buong sambayan ng Pilipino na hindi ka kailangang gamitin ni Menggay, ikaw lang ang gumagamit sa kanya. Mahiya ka naman sana ng kaunti, diba? At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Rita Garcia. Sabi niya, Mr. Pinas, tulungan po ninyong bumoto ang mga senior dahil kailangan po ay step by step ang isulat
na parang direction dahil baka matalo ang ALDUB dahil puro kabataan lang ang marunong bumoto. Karamihan po ng fans ng ALDUB ay medyo may edad na po at kailangang i-guide natin. Sayang rin ang mga boto nila. Kaya ASAP na po natin ang pagbibigay ng direction sa mga senior citizens dahil may panahon pa ito. Ang huling araw ay November 30, 2020. Sa tulong ninyo, magsisikap silang senior citizen na intindihin kung paano ang step by step ng pagboto. Salamat po. Maraming salamat po sa inyong suggestion na yan, ano? At dahil po dyan, Ms. Rita Garcia, kami po ay nagpagawa sa aming editor ng simple lang naman po na video screen recorded kung paano bumoto. At panoorin po natin ito, no, habang ipinaliliwanag ko po sa inyo. So, sana nakikita nyo po yung video, nakasulat na po dyan sa gilid ang step by step na gagawin. No, pwede nyo rin pong makita ang mga links sa video na ito. So, una po, pupunta tayo sa description box. Batay po dyan sa pinakikitang video sa inyo, yung arrow down lang po yung i-click nyo doon para makita nyo yung description. Tapos, makikita nyo po sa baba ng title, diba? Naka-paste po dyan yung mga links. Yung mga nakikita nyo pong color blue, yan po yung mga links na tinatawag. So, try po natin i-click isa-isa po lahat yan, ano? Pag kinlik po natin, one at a time lang po ito, ha? I-click po yung isa, at ayan. Dediretso po kayo sa isang browser, papunta po sa LionHearTV. Nandyan na po yung botohan. Pag nandyan na po kayo, hintay nyo lang po mag-loading ng konti, and then scroll down po ulit kayo, at hanapin nyo po yung picture ni Maine, kaya naman picture ni Alden, or yung fandom natin, which is ALDUB Nation. At ayan po, pag nakita nyo na po, i-click nyo na po yung radio button. Yan po yung button sa baba ng picture nila. Okay? After nyo pong i-click yan, scroll down po ulit. Hanggang makita nyo na po yung color blue na button na nakalagay vote. I-click nyo po yan. Tapos po nyan, makikita nyo po yung confirmation na ang sasabihin po sa inyo, thank you for voting, chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu. Mahaba eh. Diba? Click nyo naman po, optional lang ito, i-click nyo naman po yung continue to results, no? Para makita nyo po kung sino na yung leading. Sa pagkakataon po yan, yung BTS po ng Pinas. Yan po yung puro kabataan ng fans nila na basic lang ang pagboto dahil maalam po sila sa technology. Diba? Pero don't mind them, focus lang po tayo kinamin, Alden at sa fandom natin. Okay? At ganyan po ang pagboto, ha? After nyo po sa isang link, balik po ulit kayo sa video na yon. Punta ulit kayo sa description box. Ulitin nyo lang po. Doon naman, that time naman po, sa second link naman kayo. Hanggang mapindot nyo po lahat. Kasi anim po yung links na yan eh. So in short, anim na beses nyo pong gagawin lahat yan. So, makatulong po ito, no? Itong mini tutorial na yan sa inyong lahat. Salamat po sa nagsuggest. At pag-usapan na nga natin ang Itbulaga kanina. Sorry po sa mga OSF, no, ni Maine at Alden, nabusit na makita silang dalawang magkasama. Ang dami po nilang dada sa Twitter, kesyo ang landi raw ni Maine, ang landi raw ni Alden, my goodness people. Yan ang hirap sa inyo, sumabay pa kayo sa mga Armin fans. Paano ba naman kasi sa pamilya nunal pa lang, no, ay inasar po kaagad ni Alden si Maine, nawala naman po siyang kausap. Tapos po, yan na nga. Nang si Maine naman ang bumanat ng napakalambing na pagkakasabi ng Hi Barangay Tanod, nang ito ay pa kay Alden, ha? Si Alden naman po makikita sa video na speechless ang lolo mo na kinikilig at kinikimkim lang. Diba? Napakaganda naman kasi talaga ni Maine Mendoza kanina. Ako, kaya walang ginawa si Alden kundi i-wave na lang ang kanyang kamay. No, habang nakatitig pa rin siya kay Maine. At narinig na naman natin ang pag-aalala ni Maine Mendoza kanina dahil hingal na hingal si Alden sa pagsasayaw sa social distancing, di ba? Pero as usual, sa Pinoy henyo naman po, wala pa rin pong ibang nilapitan si Alden kundi si Maine lang. Sabi nga nila, kung saan feeling secured na, no? O sabi na natin kung sino man yung sobrang ka-close niya sa lahat na nandyan, doon at doon siya lalapit. Kung sino yung ka-vibes niya, kung sino yung pinagkakatiwala, doon at doon lang siya lalapit, no? Na siyang kinagalit po ng mga bashers. Kasi kung di daw po si Maine ang lalapit, si Alden naman daw po ang lalapit. Kumbaga, salitan sila. Diba? Ang gagawin natin, ganyan talaga si Maine at si Alden sa totoong buhay. Diba? Pero ang payo lang po namin sa inyong lahat ay abangan po natin ang Itbulaga bukas.
Bukas na bukas po yan. Sana may kuryente tayo, no, dahil bukas din po ang dating ng bagyo, no? Kasi naman, napakarami na pong nag-spoil sa iba't ibang social media platform na si Alden daw po ay kasali bukas sa bawal judgmental. Hanggang dyan na lang po muna ang sasabihin ko sa inyo about Alden. Ayaw po naming dumagdag sa mga nang i-spoil na mga mangyayari bukas. Siyempre, maganda pa rin mapanood natin ang lahat ng ito, no? Dahil ang mahalaga, bukas, si Alden at si Maine ay present na present sa Itbulaga. And don't forget to watch Daddy's Girl po, okay? Halloween special din po yun. So muli, kung isa ka sa mga bashers na natamaan sa mga pinagsasabi ko dito, eh welcome kang mag-comment sa ating comment section at irerespeto po namin ang inyong mga komento. Hindi po namin kayo babastusin, so hihintayin po namin kayo dyan. Muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.